Good evening, everyone. How are you guys? Good evening, Sister Rachel. Happy birthday ulit. And kay Brother Jairus. Good evening, Tita Faye. You're very, very beautiful tonight, Tita Faye, huh? Good evening, Pastor, and everybody else. Ang ganda naman ng studio mo, Chai. Sana, parang Epic Brother yun. Parang confession room. Good evening, Joshua from Santa Monica. Good evening, Tita Josie. Good evening po, Pastor, at sa inyong lahat. Tita Josie, a.k.a. Main Mendoza. Good evening, Giselle. 94 po yun. Good evening po. Anong year ba yan, Tita? 1994 po, isang taon si Giel. Nag-birthday po siya ng... 1993 ko po siya pinanganak eh. Birthday po niya nung first year po niya nung birthday niya. Oh. 1994. Kaka-tripit lang ng Chicago Bulls nun. Good evening, Benson family. How are you? So, gawin natin... Okay, may praise support kagad tayo dito. Nating co-host si Jai. Basahin natin yung praise report ng Benson family. So, hello po. Good evening po. Listening po. Ay, listening pala. Ito, praise report. Happy birthday, Jairus. Tomorrow po. Ayan. Prayer request. Bigyan pa po kami ng wisdom, knowledge, and patience. Pasensya na mag-asawa. Ang dami na pong assignments times two. Assignment ng mga bata. Okay. So, all right. Sino pa ba? Good evening, Tita Bing. How are you? How are you, Tita Bing? Good evening po. Good evening, good evening. So, pag listening kayo, inform nyo lang ako para hindi ko kayo maisama dun sa anak. Alright, alright. So, good evening. Samsung SMP613. Wala ko to. Si Tita Pepot to. Sabi ko na nga. Tita Pepot eh. Good evening, Tita Peps. Ano yan? May magnifying glass kayo. Wala kayong salamin, ha? Okay. Good evening, good evening. Simulan na natin habang papasok yung iba, no? Makitulong na lang sa mga co-host na mag-admit. Okay, good evening, good evening. Let's start with bagong classmate to. Nakabalik. Matagal na nating na-miss to eh. Good evening, Tita Lenlen. Ako iba na talaga ang bagong bahay ah. At may wifi ka na ba? Okay, connecting to audio. And happy birthday din sa'yo, Tita Lenlen. Ka-birthday niya si Jairus. Eh. So, bukas sa mga birthday nila. 28. Alright, alright, alright. Let's start with Okay. Tita Fe muna. Tita Fe, prayer request and praise report. Tita Fe, praise report ko po yung I really praise and thank the Lord that most of my prayers he has answered. Opo. And I thank him for that. And ang aking request is that all of us continue to pray for one another so that we will have protection and blessings and will continue to be united in the Lord. Thank you. Amen. And maganda yung sinulat nyo, no, Tita Faye, yung tungkol sa nangyari sa... Oo. Sunday, ano? Talaga may hangover pa ata tayo. Oo. God,
Talagang wonderful ang Lord. Amen, amen. Praise Grabe. God. Praise God. Totoo yan, totoo yan. Okay, thank you, Tita Fe. Let's go now to Tita Josie. Tita Josie, Aling Josie. Hello po. Ah, ang praise report ko po yung siyempre yung matagumpay na 39th anniversary natin. Ayan, siyempre, siyempre. Yan ang aking praise report unang-una. Ang dami pong tao, ganun pala ka. Saka ang nakakatuwa dong, Pastor, yung mga bisita natin, talagang mga ano ba, bago. 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 Yeah, pwede pa lang ganun, ano? Opo, bago. Hindi tayo nag-invite mo. Ano yung ngayon pa lang sila naka-attend, ganun. Daming oh, ang first-timers. Galing. Ang galing. Sino po nanalo? Oh, ang nanalo ay si Sister Rose. Wow! Oh, second Diyos place sa si Shane. Oo, tapos nagbigay na rin tayo ng third place si Tita Amy. Ah, oh, wow. Sa Thanksgiving. Congratulations. Tapos, Thanksgiving. Oo, sa ano ulit. Teka, kailan ba? Sa ano? Sa Pastor's Appreciation Day. Oh, yun. Sa October yun. Oh, maglaro ulit tayo. Nakakatuwa eh. Praise the Lord. Yung po ang unang-unang praise report ko. Tapos yung pong yung prayer request po namin noon na yung anak po ng pamangking ko, na-operahan na po siya, si Noreen. Yeah. Na po, successful po yung kanyang operation. Nakauwi na po sila. Yun po ang aking praise report. At ang prayer request ko, patuloy na kagalingan kay Noreen at saka kay Jairus. At happy birthday na rin kay Amen. Jairus. Ayun po. Ay, batang-bata pa pala si Noreen. Opo, 12 pa lang po yata. Yeah, parang si Briel lang pala. Oh, pero payat po yun, tsaka mas maliit kay Briel. Payat na payat. Okay. Kaya nakakaawa din po. Tsaka yung negative result. Ng negative result yung nakuha sa kanya. Hindi, yung kay Shiloh. Ay, kay Shiloh. Kay Shiloh, oo nga. Shiloh po, yung prayer request po din namin na maayos naman daw, sabi niya. Praise report na yun. Praise report na, yes. Ayun po. Well, thank you, Lord. Yeah, God is good. Amen. Good evening, Tita Janet. Good evening, Carl James. Good evening sa inyo, Tita Lenlen. Magandang gabi po. Good evening, good evening. Good evening. Tita Lenlen, ha? Nakabalik ka na, ha? May wifi ka na, ha? Wala pa po. Ah, nanghihingan lang sa kapitbahay. Ah, nakikikapitbahay. Eh, okay po yung nilipatan mo. Ha? Okay naman po yung nilipatan nyo. Siguro, kasi hindi ko pa makita yung gamit ko eh. Sa dami ba? Sa dami. nakalubog pa rin ako sa boxes. Okay, punta tayo kay Tita Bing. Tita Bing, praise report po. And good evening po sa lahat. Good evening, good evening. Praise report po. Thank you po kay Lord. Every day na lagi niya po kami pinoprotektahan at ginagabayan po sa araw-araw. Mm-hmm. At saka praise report din po na kahit paan po medyo okay-okay po si Jairus at sana po magtuloy-tuloy na maging okay na po yung nararamdaman niya. Amen. Tapos po, ang prayer request po sa family pa rin po at saka po sa bawat isa po sa atin na maging ayos. Yun lamang po. Amen. Thank you, Tita Bing. Okay. Thank you rin po. Kasi Jay, mas pumogi tuloy. Ay, pala. Happy birthday nga pala sa aking anak. Nakakainis eh. Mas pumogi eh. Napansin ko pagka nagtatapos sa Rus yung apelyido pangalan mo, Jairus, Cyrus, mga pogi. Papalitan ko na yung pangalan ko, gagawin ko na ng Jeffus. Happy birthday po pala sa anak ko kay Jairus. Happy birthday, John Lloyd Cruz.
Okay, Happy let's Tuloy. Thank you po. Sita Janet, game ka na ba? Good evening, Tita LV. How are you? Tita Janet, a praise report and a prayer request. Praise report? Ay, napakaganda po ng ating anniversary. Talaga po. Ay, talaga let naman. Bless po yung aming puso. Talagang sabi ko, wow! Every year is a lot better than last year. Maganda po yung last year, pero ngayon, ang dami po kasi, Pastor. Yung performance ng mga bata, mga young people. Di tayo everyone, nakakagalak po ng puso. Bilang kapamilya po talagang, the success of one is the success of all. So, amen. Praise and glory to God po talaga. So, yun lang po, Pastor. Marami pong salamat sa Diyos. Amen. Talagang wala tayo masaya. Yung in-expect natin, talagang nangyari. Yan. Tama po, di tayo nagmamadali. Ha ha ha, sabi ni Jocelyn. Kasi di ba, dati mga performances natin sa courtyard eh. Di ba? So ngayon, oh, sa loob lahat ng Wiley, tapos kahit malakas yung sound, okay lang. Kasi tayo lang yun nandoon sa ano, sa campus. No? So masaya, masaya pakiramdam. All right. Good evening, Tita Mini. Bakit dalawang Benson family? Okay. So, let's go now to Tita Pepot. Tita Pepot, praise report and prayer request. Praise report. I want to thank God kasi yung protection brief kayo sa mga anak ko, lalo na kay Stephen. Kasi yeah, ang pasok niya ngayon is 3 to 11:30. So, dumadating siya 12:30 ng gabi. So, protection sa kanya. I thank God for that. Nakaka-uwi siya ng safe. Mm-hmm. Oh, yeah. Amen. Tapos, naman, sana po, kasi bukas may appointment ako sa cardiology, sa EKG, yung quarterly check-up, sana okay lahat. Pati yung mga lab test na ginawa sa akin, na maging okay lahat ng result. Yun lang po. Thank you. So, lagay ko po dito, no, sa special favor. Tita Pepot. Dali lang po ah. Tita Pepot. EKG, Tita? Saka lab test? Opo, mga lab test ko. Kasi yung MRI ko, tapos yung sa cardiology bukas, tapos yung colonoscopy, okay na yun. Meron pa akong another MRI kasi, Pastor, next week. Okay na yan. Negative na lahat dyan. Yeah. Amen. Amen. So, thank you. Okay. Thank you, Tita Peps. Let's go now to good evening, Pastor Bert, Sister LV. Good evening, Tita Mini. Good evening, Carl James. Your turn. Carl James, let's go. Praise report and prayer request. Good evening po sa inyong lahat. Good evening. Praise report po is we thank God for His continuous blessings and provisions po sa ating buhay po. Mm-hmm. Prayer request po is ngayon po may sipon at headaches po akong na-experience today. And praying for healing po sa amin po. CPR po sinisipon din sa si Ate Faith po. Tsaka yung papa ni PR. Yun lang po. Sino? Ni Pastor Reeve po. Papa? Ni Pastor Reeve po na sprain po at parang na ano po yung paan niya ulit. Ah, na sprain. Aba, so, parang sprain po na parang pasa po. Kaya hirap po. May tungkod po ulit. Oh, okay. Yun lang po. Okay. Okay. All right. So, who else? Let's go to good evening, Allison May. Let's go to Rachel. Rachel, good evening. Hi.
na-chat ko na po, pero praise the Lord po dahil birthday po ni Dyrus bukas. And then, yun na po yung, bigyan pa po kami ng patience, mag-asawa, wisdom, knowledge sa pagpapalaki po ng mga bata. Kasi po, kumukulit na lalo. And marami na po assignments. Uh-oh. Ayan po. Eh, praise report din po pala. Maganda yung IEP meeting namin kanina with with Rizal's teachers and mga therapists niya po sa school. So, praise the Lord po. Maganda daw po yung improvement ng bata since last year po ng school year. So, yun po. Praise the Lord. Alright. Alright. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Happy birthday. Advance happy birthday po, Kuya Jairus, sabi ni CJ. Good evening po, sabi ni Allison May Anastasio. Good evening, Aldrin and Jasmine. Okay, let's go now to Giselle. Giselle, your turn. Evening po. Good evening. Praise report ko po, napasa ko po yung first auditing midterm ko po kahapon. Amen. Praise the Lord po, I did better than I expected. Wow. And prayer request naman po. Sa kasasayaw yan, Giselle. Eh. Kaya po mas. prayer request ko naman po, sobrang busy na po due to quizzes and upcoming test po, so praying po for guidance and wisdom, and hindi po ako madrain kasi always na din po ako puyat, so baka po pa minsan listening lang po ako pag Wednesday, yun lang po. Okay, thank you. Okay, good evening. Tita Lenlen, may prayer request ka and praise report. Health and safety. Ano pa ulit? Yung health po. Health, walang yung mga rayuma, mga ganun. Rayuma-rayuma, no? Talagang yun eh, parte ng buhay natin ngayon eh. Yan. Tsaka yung safety kasi... Nagka-travel ka. Yeah. Tumutabal ako. Lagi kita nakikita sa kanto ng ano, Vermont tsaka 3rd Street. 3rd Street? Yeah. Mm-hmm. Pagka Friday night. Okay, thank you Tita Lenlen. Sabi dito, prayer request for my daughter Via Hayat for healing of high blood pressure. Okay, si Via ay anak ni Tita Amy to. Tama ba ako? Anak ni Tita Amy. So, Via Hayat. Hindi kaya siya related sa Hayat Hotel? Blood pressure. Okay. Kung matend din to, yung mga anak ni Tita Amy, di ba? Matend yung dalawa niyang anak. Okay, good evening. Tita Rose, good evening po. Okay. Good evening. Allison May, your turn. Praise report ko po is nakapasa po ako sa test ko po na like last week po and this week. And then safe po kami nakapag-drive ni Lajini papunta and pauwi po with freeway. And prayer request naman po is continuous wisdom and guidance po. Going to school, going back home, and then continuous progress din po sa academics. Yun po. Thank you po. Amen. So gawin na talaga nating staple kumbaga prayer na nasa list natin yung ating mga estudyante na safety back and forth. Tapos yung driving nila at saka syempre yung school nila to do better, to glorify God. Syempre sa future nila yan. Iba talaga ang nakapag-aral. Kaya importante mga magtapos kayo ng pag-aaral. Amen. So, let's go now to Josh. Meron ka bang praise report, prayer request? Joshua? Kasi nasa train pala si Josh. Balikan na lang natin. Sorry. Okay, let's go now to Pastor Bert. Any praise report or prayer request? Good evening po. Good evening, Pastor. Maraming salamat sa mga sakripisyo mo, sa mga pagpapagod mo. successful ang ating matagal ng pinaghahandaan. So, God bless you.
Ano lang po yung tumawag si Sister Elby pa uwi na, na yung meron siyang request yung kasama niya yung si Tina, yung asawa at Tiglaw ang Pilido. Okay. Isama na lang po yung sa ano niya na nagkaroon at biopsy ba yun? Hoping na negative to raw yung ano niya. Claro. Claro Tiglaw po. Claro Tiglaw. Mali pala. Claro Tiglaw. Claro Tiglaw. Opo, diba yung sinabi? Sana po yung biopsy niya maging negative po. Oo. Oh. Okay. Biopsy. Yeah, sinulat ko na po. Thank you po. Claro Tiglaw. Driving lang po ako. Apo. Ingat kayo, Tita Elms. Apo. Okay. Any praise report, Pastor Bert? Praise report. Purihin ng Panginoon na binibilang ko po yung mga upuan kanina sa church. Mapupuno yun. Oh, Pastor, nalimutan ko nga palang sabihin. Pinapabilang pala ni Mark Lima, ni DS. Ay, yung mga upuan. Yung upuan sa Wiley sa baba at saka Wiley sa taas. Yung ilan yung upuan? Yung workable daw na upuan? Sa itaas, 6 times 3, 18 plus plus 12, bali 30 yung ano, yung naka-set up sa itaas, Pastor, 30. 30, pero 49 ang ano nun eh. Binilang ko kanina, 30. Yeah, 49 ang capacity nun eh. Kasi yeah. Pag lumagpas tayo doon sa limit ng ano, ng fire code, we need to move out sa Wiley Chapel. So doon tayo sa parking lot. joke lang. Ang init doon. Joke lang, tita, joke. Ganun na yun. Ano ba yung tawag doon? Jai, yung ano, yung... Crypto tayo, crypto arena. Magano, extend tayo. Okay. Sige, Pastor. Pag-usapan natin yan sa Biyernes. That's a good problem. Okay. So, thank you, Pastor Bert. Let's go now to Aldrin and Jasmine. Good evening, Analu. Good evening po. Presensya na pastor, nasa biyahe pa, uwi pa lang po. Praise report po is praise God po dahil successful po yung anniversary natin. Amen. And naging maayos po ang lahat. And masaya po. Lalo na nagpunta sila June, tsaka sila Bob, tsaka si Penny. Yeah. Tapos nandami pong bisita talaga po. Sobra po. Mm-hmm. And sa akin naman po, yung praise report ko po sa akin is thank God kasi po yung trabaho ko is okay naman po lahat. Smooth naman po. And nakakabsado ko na po, Pastor. Amen. So far. Yes. Yung worksheet niya, yung mga paperworks na nakabisado ko na, okay na po. Hindi na ako masyadong nahihirapan katulad nung una. Praise request lang po, Pastor. Ano, kasi i-interview po ako for permanent. I think by November or this October po. Sana po makapasa. Ay, makapasa ka niyan. Okay. Tapos magtayo na tayo ng ano, LAUSD gang. Ang dami na nating empleyado ng LAUSD. Oo nga po. Tatayo na tayo ng sarili nating gang, LAUSD gang. Okay, so yun po. Thank you, Sister Jasmine. Thank you po. Aldrin, meron ka ba praise report? May praise report ka raw. Ano lang po, safety na lang po ng ano ng lahat po sa driving, papasok sa work, school, and pauwi po. And healthy po, lahat maging healthy po. Amen. Yan lang po. Thank you po. Thank you. Okay. Sister Rose, pwede ka ba or nasa work ka? Baka nasa work si Sister Rose, balikan na lang natin. Okay. Good evening. Okay, Sister Analu, your turn. Good evening. Kamusta si Shiloh? Hi, good evening po. Okay na po si Shiloh. Yun po praise report namin na her CT scan is good. Wala po siyang bleeding. Mm-hmm. She's okay na po. And prayer request ko po sana po maging safe lahat ng mga bata sa school and wherever they go.
Amen. Amen. I agree. I agree. Okay. Ayun, si Brother Dave ata yan. Oh, Brother Dave, nasa bahay ka ba? Pwede ka ba mag-pray support and prayer request? Okay, hindi ata pwede. So, let's go now to our tag nito. To our wait lang po. Dali lang po. Ayusin ko lang po at kakagulo-gulo ang aking computer. Dali lang po. Dali lang, dali lang. Okay. All right. Slideshow. Okay, welcome. This is your Simbang Pinoy 2023. Naku, matatapos na ang 2023. 2024 na. The Upper Zoom Prayer Gathering. Welcome po every 8 p.m. Wednesday. Tapos na tayo sa prayer support and prayer request. Ang ating devotional leader for tonight ay si Brother Jairus kasi nagpalit sila ng kanyang wifey. Okay, so after today, next Wednesday, is si Brother Aldrin. Tapos Alison, Ana Lu, CJ, Faith, so dire-diretso. Okay, tayo magsimula. Magsisimula sa prayer sa Brother Jairus sa ating pagbubulay-bulay salita ng Diyos sa ating devotional for tonight. Okay, Brother Jai, take it away. Good evening po sa lahat. Let us pray muna po. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa gabi na ito na pinagtipon-tipon niyo po muli kami, Lord, para mapagpurihan ka po, Lord, at para po may pag-pray po yung mga bagay na pinagpapasalamat namin at po yung mga bagay na hinihiling po namin, Lord. Bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge para po may apply namin sa buhay namin yung pagninilay-nilayan po namin ngayong gabi. Jesus, my name, we pray in. Yun po. So yung verse for tonight is from Isaiah 6 verse 8. And it says, "And I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here I am, send me." Kapag gusto po tayong ipadala ni Lord kung saan man, hindi po niya tinatanong kung are you capable? Ang tinatanong niya sa atin ay are you willing? Yun ay may malaking pinagkaiba po. And it takes a profound amount of pressure off of us at sa ating mga abilities. Si God can do a lot of wonders with our willingness. Maybe may nakita ka na commercial about sa mga nakita natin sa tithes and offerings like Starving Children in Africa, or nakapanood ka na movie, or read about people being trafficked around the world. It may be natural for us to say or wonder na what difference can you possibly make? However, if you focus on your capabilities, it may stop the good work before you even start. And how ironic is it na nagdadasal tayo for God to use us for His purpose? And then when God answers our prayer, we sumasagot tayo ng listahan ng mga bagay na hindi natin kaya gawin. Ay, hindi ko kaya kasi ganito, kasi ganyan. Alam na yun ni Lord kung saan tayo nagkukulang. But He calls us anyway. So the challenge is to reconsider what God is asking you to do. So are you willing? And isn't He powerful enough to fill in the gaps where your capabilities end and His limitless abilities begin?
kapag pakiramdam mo ay tinatawag ka, you must respond with willingness and dadalan ka ni Lord sa iyong sa tinadhana niya para sa iyo. So, ang question ko for tonight, which I posted sa Upper Zoom group chat this morning. What is it that God is calling you for that you feel inadequate? In what way or ways are you doing or have done to overcome this inadequacy to fulfill God's calling for you? So I will start. In my case, when I first started with the tech ministry, I never really felt that I was the right person. What was holding me back is yung takot sa commitment. And I know that there are a lot of people in church that are capable of doing lots of things, but they're afraid to have a commitment with what they're doing because they're busy with life, you know, busy with this, busy with their jobs. It takes a lot of a lot from us to be able to commit sa ministry talaga. And back then, I was busy with life. I was in the military, you know, when I started. And I understood that if I go into this ministry, that I have to be consistent. Also, despite 3 years of already attending church, I felt like I lacked the spiritual skills as well at the time. And so I prayed for it. And God was just telling me that this is his plan for me and that he wants me to start this ministry. And growing up, I've always been a techie person, although I never really saw myself with a career in tech. But here I am doing business with Jesus, and praise God. My family was indeed blessed abundantly beyond what I imagined sa lahat ng aspect ng buhay ko. Just by being faithful to him and committing to him. I was faithful to him as also he was faithful to me with his promises. So, ayun po. Amen. Thank you. And ako ay witness dyan, Jai, sa iyong buhay. Thank you, Jai. Sino next na gusto mong sumagot doon sa question for discussion? Ang nakikita ko po si Sister Ana Lu. Sister Ana Lu? I can relate to the sharing of Brother Jairus. I too am still afraid of committing committing to a ministry full time. Kasi the fear of not being able to satisfy the full-time ministry work. Kasi nakikita ko po sa mga workers natin sa church who are full-time committed. Talaga po naman na sometimes all day Saturday, all day Sunday, all day Friday. Feeling ko po I'm afraid of commitment. And I feel like pero I think if we surrender it all, it's doable. If we surrender it all to God, it's doable po. And if we're not if we have no reservations, it's really doable. Kayang-kaya natin maglingkod sa Diyos ng full time, fully. Iyan lang po. Amen. Thank you, Sister Ana Lu.
Just remember, guys, that when you serve, no, unang qualification talaga, I would agree sa sinabi ni Brother Jairus na ano eh. Hindi tayo tinatanong ng Lord kung baga may talent ka ba or whatever reason. Talagang magandang tanong niya eh, are you available, no? Are you willing? Parang ganun. So, leaving all the worries behind and every anxiety or any parang pwedeng ma-confuse tayo. Parang, kumbaga, parang yung sinabi niya kay Peter na get off the boat. Diba? Step out of the boat. Parang wala nang isip-isip, no? Talagang ano, nandun yung faith, diba? Kasi kahit ako na-experience ko, parang lagi kong iniisip din palagi, parang di naman ata ako, ano dito, pang ganito, parang ganun. Pero yun nga ang maganda eh, na alam natin na hindi tayo sapat, no? Pero ginagawa tayong ano ng Lord, ginagawa tayong enough. Kumbaga, kina-qualify niya tayo. Although hindi tayo qualified, siya ang nagka-qualify sa atin sa ministry. Yes. Okay, Tita Ana Lu, sino po ang gusto niyo next na susunod sa inyo? Next on my screen po si Lola Fe. Lola Fe, your turn. Praise the Lord. Yung sasabihin ko ngayon ay past tense na dahil dumating na ako sa 90s. So, I really thank the Lord for loving all of us. I feel the ties of love na binibigay ng Diyos sa atin. When I graduated from college, I started to serve the Lord. When He called me, I did not have the feeling of inadequacy. What I was feeling was, if I would not obey the Lord, it would be something that, you know, would, it would be something that would make me regret because I was so afraid not to obey Him. So I obeyed Him. I didn't have that feeling of inadequacy because I depended on the Lord to help me, and then He gave me gifts that I had used in my ministry. And I thank the Lord for that. And God had used me and my family, and we had led people to the Lord, even those that were Roman Catholics. My mom, her students, she had dealt with them. And you know what their comment was? Very interesting pala ang word ng Diyos. Very interesting. Why did the priest not teach us these things? So by just hearing that, it was so good to our feeling. And we continued serving the Lord, knowing fully well that people would be blessed. Yun lang. And this time, matanda na ako, but I still do something by praying hard for the church, for God's people, for our families, to protect, to provide, and to bless. Yan lang po. Amen, Tita. Tita, sa January, mag-ilan taon ka na, Tita? 93. Okay. Sa January, isi-celebrate natin buong church ang birthday. Well, sige. Hiya naman yan, Pastor. Talagang every year, Tita, hanggang sa umabot ka ng 100. Alastika. Atalungin natin yung anniversary dahil yung age ay talagang exemplary at role model sa amin lahat. Kaya, mabuhay ka, Tita. Mabuhay ka. For the sake of God, for His glory. Amen. Pastor, thank you. Yeah. So, Tita, sino gusto mong kasunod? Sino po ang ano diyan? Dali lang po. Si Bing po. Tita Bing. Ato, teka, si Tita Bing, may
take away, sabi ni Tita Bing, ako po, feeling ko gusto ni Lord na mas lumalim pa ang relasyon ko sa Kanya, na makapag-share din ako sa iba ng mga alam ko tungkol sa Kanya. Pero madalas ako pinapangunahan ng kaba, lalo na po pag-sharing. Talagang nanginginig ako kasi di naman po ako sanay magsalita at mag-share sa iba. Sa kabila po noon, tinatry ko po at hanggat maaari, di ako ma-absent sa church para malampasan ko ang takot ko. Amen. Yun ang isang magandang strategic move. Huwag a-absent sa church. No? Very good ka doon, Tita Bing. Actually, yung Friday D-clusters natin ay strategic system natin para matrain ang mga tao natin na mag-share. Kasi papansin nyo doon, lahat kayo nag-share. No? So, doon pa lang napapractice na kayo na magkwento tungkol sa Panginoon. So, yun, beneficial ng pag-attend talaga ng simbahan. So, yan, sabi ni Tita Bing, salamat po. Tita Bing, i-type mo naman sinong gusto mong kasunod. Sino na pipili mo? I-type mo sa meeting chat natin. Sino ang pinipili? Tita Bing, sino ang gusto mong kasunod? Na si Giselle po, sabi niya. Okay, Giselle, your turn. For me naman po, I must admit na there are times po na overwhelmed po ako sa ministries kasi before po, kakanta ka tapos aakyat ka to teach the kids, tapos bababa ka ulit, to sing again. So yung overwhelming feeling po na yon, nagiging feeling na you are inadequate, na baka hindi naman kasi para sa akin to. So I easily get frustrated po and overthinking things pag hindi ko po nagagawa ng tama yung mga bagay na na-assign sa akin. Pero po, I learned how to rely on Him to help me find the balance that I need and to just ask for guidance and nagiging less stressful na po siya. And lagi ko po tinatatak sa utak ko na it is my duty and privilege to share His love with others, especially through my callings. So lagi ko po iniisip na yes, may mas magaling sa akin in those areas, but He gave me these responsibilities for a reason, and that is to glorify and please Him and just Him. Yun lang po. Amen. Ang ganda naman nun. Oh. Pastor. Sige po. May I say something about Giselle? Sige po. She will be a good preacher and a good teacher someday when she goes to the College of Theology. Mm-hmm. Maganda ang diction, maganda ang ideas, maganda ang kanyang delivery. Lahat maganda. She's a good material for a preacher and a teacher. Yun ang nasa sense ko po sa kanya. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you, Tita. Thank you, Lala. Prophecy yan, Giselle. Ha? Prophecy. Ha? So, singing, ano ka? Singing preacher. Wow. Sana all. Okay. Thank you, Giselle. May bas-bas na po ni Lola Fe. Ikaw talaga, Jayaw. Ikaw talaga, Jayaw. Umirit ka na naman eh. Okay. Let's go. Next, Sister Giselle. Sino ang napili mo next? Next. Who's next? Si ate po. Ate Rachel. Ate Rachel. Alam mo, pwede po. Ako naman po, before, natatakot po ko yung kunin yung responsibility as praise and worship leader. Mm. So, ayun po, praise. Lord, dahil sa akin sa praise and worship as being praise and worship leader din po. And then kung aanhin ko po yung kung i-assess ko po yung sarili ko, the Lord is still may progress pa po and may improvement pa po na ginagawa si Lord sa as being praise and worship leader. So yun po.
Amen. Amen. Thank you, Jel. Si Derek daw pala yan. Okay, Jel, sino next? Talaga, Derek. Tita Pepot. Tita Peps, your turn, Tita Peps. Ako po, I love doing the answering every Sunday. But the thing is, masyadong mahina ng memory ko mag-memorize ng mga names. So, I thank God na kahit na paano nakakatulong po sa amin. Nakakatulong po ako sa in my own little way sa ushering. And I thank God for Amy. Mas malawak ang memory niya. Amy, pag hindi ko alam, pinapasa ko sa kanya yung attendance sheet natin at nache-check niya lahat. Yun po. Kaya pinag-pray ko na sana malinawang pa yung memory ko at makapag-memorize pa ako ng mga names. Kasi by face kilala ko, pero by name nahihirapan po talaga ako. Yun lang po. Amen. Thank you, Tita Peps. Okay, next, Tita Peps, yun ang gusto mong kasunod? Si Pastor Pastor Bert. Pastor Bert. Good evening, Pastor Bert. Maybe po. Yung tanong ni Jay, yung inadequacy. Siguro po yung sa akin eh, when Isaiah saw the Lord, how holy is God is, even the seraphim, they covered their face because of that glory shining upon him. And then Isaiah said, woe is me, with unclean lips, na nakita niya ang Panginoon. Sa akin po siguro yung, well, yung sabi ni Jairus kanina, the willingness, commitment. Siguro kinomit ko na talaga yung buhay ko sa Panginoon. Pero yung kulang na nakikita ko talaga yung na the Lord is calling us, and I believe not only me, all of us. Na yung to that very image of God to be holy. Siguro yun ang ano ko, yun ang I may say na failure ko, na every day siguro ito yung mga steps na ginagawa ko na continually to seek Him, to seek His face. Kasi sabi ng Panginoon na without holiness, no one can see God. So sa akin po siguro yung in calling, sabi nga minsan merong na mga nakakausap ko eh, meron ka bang calling card? Wala akong calling card ka ako, wala akong card calling meron. So nandun po yung calling, you know, na bawat isa sa atin tayo tinawag ng Panginoon. And the only thing is to sort of discover where God will use us effectively. Sa akin po siguro na I want to seek Him more and to serve Him. Sabi nga ni Jairus na wherever God will send you, are you willing to say, here am I, Lord, kagaya na sinabi ni Isaiah. Sa akin, I'm just waiting. I keep on praying, believing na the Lord, even at the age of 65, I believe na the Lord has a lot more in my life na pwedeng gawin. And I'm willing as I surrender my life to the Lord. Siguro wala na akong ibang hinahanap pa na maliban dun sa paglingkuran siya na kung saan man ako dadalhin ng Panginoon. So, ang dalangin ko lang sa buong iglesia, siguro hindi lang sa akin, maging sa ating punong pastor na continue to pray for us where the Lord is will open door, no? Na alam ko na in the future, I believe God will call many
from our church and to be sent in many places where Jesus had not yet known, kung saan hindi pa nakilala ang ating Panginoon. So yun lang po siguro ang aking may dadagdag o masasabi sa gabing ito when it comes to inadequacy and what you can do. Salamat po. Amen. Thank you, Pastor Bert. Ganda naman nun. Okay, Allison May, your turn. Here's the question. Nasaan siya? What is it that God is calling you for what you feel inadequate? What ways are you doing or have done to overcome this inadequacy to fulfill God's calling for you? Allison? I think something na I feel God is, because there's many things na I think God is speaking to me of what to do, but then I just can't tell right now kasi I'm still in the midst of kind of doubting myself. But I guess what God is wanting me right now is to have more confidence in Him. Because just like the question, in the things that He's been leading me to do right now, I feel like, me, what if I don't make it? What if I'm not yet there? But then He just keeps on reminding me during this process na He's still molding me, that there would be a time that I will make mistakes, I may fail, but that's part of the progress. And then in what ways I'm doing to overcome this mindset is that I think what I've been keep on reminding is one of your preaches po, Pastor, nung sinabi mo sa isa mga preaching mo is, I do believe and please help me with my unbelief. And that is what I'm currently doing. Is na, maybe right now, wala pa akong masyadong tiwala sa sarili ko, but I just need to keep on being reminded na there is a great purpose for me to serve God and to glorify Him. And I don't need confidence by myself, but I just need the confidence in Him. And that through that, I just keep on learning to hold on to Him. And in that way, He will be able to lead me to the path where I need to be and I belong to. Yun po. Amen. Thank you, Allison. Okay. Let's go now to Sister Josie. Your turn, Sister Josie. Hello po. Sa akin naman po, feeling ko po hindi pa ako handa. Kasi nung pong in-assign nyo ako sa devotional leader, tsaka facilitators every Friday sa ating D-cluster. Pero pag tinawag tayo ng Panginoon, sabi nga, kailangan willing ka at tsaka available ka magpagamit sa ating Panginoon. Kaya kahit na marami pa tayong kakulangan, susunod tayo sa ating Panginoon dahil Siya po ang gagabay sa atin kung tayo magtitiwala at aasa sa Kanya. Patuloy tayong mag-aral ng Kanyang mga salita, magsaliksik tayo. At sabi nga po sa Philippians 4:13, I can do everything through Him who gives me strength. Sabi po, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob niya sa akin. Yun po, sa Kanya lamang po ako nagtitiwala at umaasa na magagawa ko po yung mga inassign sa akin para makapaglingkod po ako ng maayos sa ating Panginoon. Yun lang po. Amen. Thank you, Tita Josie. Madami na rin. Hindi lang naman ikaw ang nabiktima ko. Madami na po. Opo, opo. Maganda po yun kasi po talaga pong mag-aaral ka.
babalikan mo yung mga Sunday lesson. Kaya po, kapag kahit sino man sa inyo, no, kapag po tinap ko kayo, ibig sabihin, binibigay ko yung tiwala ko sa inyo. Yun nga po. Salamat po. Mataas po ang tiwala ko sa ano. Kumbaga, naniniwala ako sa kumpiyansang binibigay ng Panginoon na, kumbaga, hindi naman galing sa akin talaga yun. Lagi lang ako nakikinig sa Holy Spirit na, sige, it's time. Parang coach lang naman ako sa basketball. Pag sinabi ng Lord na, sige, tap mo si ano, pasok mo. Minsan, nakipag-struggle pa ako, Lord. Wag mo na, Lord. Hindi pa hinog yan. Di ba? Parang pero ako, natuto kasi akong isa sa pinaka na-enjoy ko sa relasyon ko sa Lord is yung mag-ala Peter ba? Sige lang, talong ka sa akong bahala sa'yo. Talong ka sa, labas ka sa boat. Kumbaga, kita nyo naman, ha? Sabi nga sa akin, sira daw ang ulo ko bilang pastor dahil bakit daw ako lilipat ng alas dos. Sabi ng Holy Spirit yun, anong gagawin ko? O, kita nyo. Nag-click, di ba? Kumbaga, hindi dahil sa atin. Dahil ginawa ng Panginoon, di ba? Amen. So, ganun din po tayo sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Kumbaga, every time na bibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, ng Panginoon, na sabi niya, pasok! Hindi na tayo nun, di ba? So, thank you po. Maraming salamat. Hindi lang kay Tita Josie, lalo na dun sa iba rin na nabibigla sa akin. Parang, ganyan din kasi yung na-experience ko na bigla-bigla akong isasalang. Ako'y nanginginig yung tuhod ko. No, naalala ko nung bigla akong isinalang na mag-preach sa Sorsogon Church. No? So parang ang dami-daming tao, natatakot ako. As in, parang nasusuka ako sa sobrang takot. No? Pero na-overcome yun dahil sa Panginoon. Maganda yun, nakita yung kahinaan ko at ang lumabas talaga yung kalakasan ng Panginoon. Kalakasan ng Panginoon. Amen po. Amen. So, more to come. Marami pa tayong gagawin para sa Lord. Amen. And thank you sa inyong willingness. Okay, let's go now to CJ. CJ, good evening. Good evening po. So, para sa akin po, one thing na aminin ko po, by the start of the year I feel inadequate po in sharing po the word of God, like yung may mga Bible verses po ako na either sinisave ko po sa cellphone o sinusulat ko po, tapos parang tinatago ko lang sa sarili ko, tapos parang I got a message and also from the Lord na parang why not subukan mo i-share sa mga kaibigan mo, lalo sa social media, sa Instagram. And then also may nag-challenge po sa akin na subukan mo i-share din. So I mean, yung nakita ko po nung ginawa po ni Ate Faith nung share po niya sa stories yung tapos parang after that message and yung challenge po natanggap ko, parang sinimulan ko na po gawin. Tapos parang as I do it, parang na-realize ko na parang, teka lang, dapat I should have been doing this pala. And parang, I don't regret sharing the word of God. Kasi kung isipin nga, parang si Jesus nga, parang sinasabi niya sa atin, this person is one of mine. I am proud to own him and him or her. And at the same way, tayo, dapat hindi natin kinakaya si Jesus. No? So, ayun para sa akin po, parang, no regrets po kasi nakapag-share po ako on little by little na and happy to say na may mga kaibigan po kasi Pilipinas na parang nine-message po ako na natutuwa po sila and magsa-start po daw sila magbasa po sa Bible. So, yun lang po masi-share ko. Amen. Amen. Napakaganda naman nun. Yeah. Hindi mo kasi maitatago yung ilaw eh. Pag nag-ilaw ka talaga, mag-iilaw ka talaga. Kahit natakpan mo pa yan, mag-iilaw at mag-iilaw. So, mapapansin at mapapansin ng ibang tao yan. So, if you are guys becoming a blessing to a lot of people, remember not to take the glory, but give all the glory back to God. Kasi siya talaga nagbago ng buhay natin.
Hindi naman talaga tayo, di ba? So, yun lang, nag-reap tayo ng blessings, di ba? Dahil na binabago niya yung puso natin araw-araw, every day binabago niya. No, every sermon, every Sunday mababago yung puso natin. Every D-clusters, every ganito yung mga upper Zoom gathering, no. Laging binabago ng Panginoon. So, thank you CJ. Let's go now to Tita Lenlen. Tita Lenlen. Oh. It's inadequacy. Kasi pag inisip mo yung kakayahan mo sa pinagagawa sa iyo, lahat kulang, parang si Moses. Exactly. Hindi mo magagawa. So, pag inisip mo, pag nag-isip ka ng inisip mo yung takot mo, walang mangyayari. So somehow kailangan mo umpisahan either small or big or kung ano lang yung kaya mong gawin. Mm-hmm. Then from then makikita mo ina-expand ni Lord yung kakayahan mo. Kasi siya nagsabi nun. Mm-hmm. So sa akin, pag may pinapagawa, kasi nung dumating ako sa trabaho ko, legal, para legal stuff, wala akong alam sa ano eh, sa law. Ang alam ko, accounting. Pero dahil kulang kasi talaga sa tao, sabi, try mo. So, ang dami kong kailangan basahin, pero tamad ako magbasa eh. So, sabi kong ganun, tignan ko muna kung ano itsura ng papel. So, from there, nakita ko, yung struggle ko na nag-aayos ako ng dokumento sa sarili ko, kasi dumating ako sa ganung point. Yun pala, yun, ganun lang pala dapat gawin. So, na-realize ko, hindi dahil sa takot, kung hindi, dinaanan ko na pala to. So, hindi na, natanggal na yung fear ko doon, tapos sinabi ko na lang na, si Lord, dinala ko dito, meron siyang ipagagawa sa akin. So, hindi ibibigay sa'yo, hindi darating sa'yo ang isang bagay, unless may pinapagawa sa'yo. At kung may papagawa sa'yo, hindi ka niya iiwan. Amen. Nandun siya. Amen. Yun pa. Thank you, Tita Lenlen. Naalala ko lang tuloy 3 years ago noong unang beses ako dumating sa Wednesday service natin. Ano? Hindi, Wednesday Bible study. Ako, ikaw, si Pastor Bert, si Sir Elvie, si Sister Tita Fe, si Tita Pepot. Yeah, Tita Pepot. Si James. Si James, si Pastor Bong. So tayo lang yun. Naalala ko yun. No? Tayo lang. Tapos, talagang kinukwestiyon ko yung sarili ko na parang, Lord, anong gagawin ko dito? Paano ko to sisimulan? No? Naalala ko lang, binulong talaga sa puso ng sa puso ko ng Panginoon. Sabi niya, sabi niya, do not be anxious. Sabi niya, I will send you co-workers. So doon, lumakas ang loob ko kasi narinig ko na eh. So hindi ko pa kilala, hindi ko pa nakikita, hindi ko alam kung sino. And yet, 3 years after, here you are, kayo lahat yun, di ba? So, gusto ko lang i-glorify yung Panginoon na hindi talaga sa sinungaling. Once na may binulong siya sa puso mo, talagang gagawin at gagawin niya. No? So, kumbaga, basta matuto lang tayo magtiwala. Alright, so thank you, Tita Lenlen. Naalala ko lang kasi, no, yung kinakain pa natin ng Little Caesar's Pizza. Nabasag pa yung laptop. Biro niyo, first day ko, nabasag yung laptop. Talagang discouraging eh. Okay, Tita Janet, good evening. Last but not the least. Ay, magandang gabi po, Pastor. Good evening. Sa akin po talaga ako minsan parang overwhelming yung pagsunod sa Lord kasi parang you have to die to yourself, you have to surrender, you know, yung mga desires mo, it has to be God's desire. So sa akin po, I just try to do one day at a time. One day of each step with the Lord. Kasi kung titingnan ko po kumbaga yung Jordan River ko, pag tinignan ko yung parang ang lalim, parang hindi ko to kayang tawirin. So, ang ano ko lang po, each day, one day at a time, what is right, what God is telling, by His grace, by His power, is stepping into that purpose that God wants me wherever wherever I will be. So alam ko po, one step at a time, I will be there in the destination where God will gonna lead me. Yun lang po yun sa akin, Pastor. Thank you po. Amen. Thank you. Okay, so napakaganda ng topic natin. No? Thank you, Jaya.
Kasi maganda siyang i-connect doon sa recent celebration natin. Diba? So talagang makita mo yung glaring comparison na wow, talagang ano, no? Ang Diyos natin eh, napakabait sa atin. No? Bilang isang individual, isang pamilya, sa mga relatives natin, sa mga kamag-anak, ganun din no, sa simbahan natin. Napakabait ng Diyos. Amen. So manalangin tayo, dumako tayo sa ating manalangin. So, hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa gabi na ito. Dinadalangin namin, Panginoon. Unang-una, gusto naming itaas ang pangalan mo, Panginoon. Dakila ka sa buhay namin, no? Sa buhay namin personally. Dakila ka rin sa buhay namin bilang isang aming Ama sa Langit na nagpapatakbo ng aming sambahayanan. Kumbaga po, yung pagiging ama, pagiging ina, pagiging anak. Thank you po, Lord. Ginagamit mo kami na maging mabuting ilaw at asin sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, kaklase, kasama sa trabaho. Tinuturuan mo kami na magdala ng tao sa simbahan na talagang napakabuti mo. At hindi po kami napapaya, Panginoon, pag binida ka namin, lagi talaga nagdi-deliver ka sa buhay ng mga tao. At talagang Diyos na buhay po kayo, Panginoon. At humingi po rin kami ng kapatawaran sa mga naisip na sabi, nagawa namin na hindi po kanais-nais sa inyo. Naway mapatawad niyo kami, pagkalinisan niyo po kami ng banal na Panginoon, ng dugo ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. At sa gabi na ito, taos puso kami nagpapasalamat sa mga natanggap, patuloy na natatanggap at matatanggap pa na pagpapala mula sa inyo, Panginoon. Sa gabi na ito, nais po namin na hilingin ang maraming bagay. At bago pa namin hilingin, nagpapasalamat na kami dahil bago namin ibuka ang aming bibig, ay inyo pong napagbigyan o sinagot na ang aming mga panalangin. Sa gabi pong ito, pinapanalangin po namin ang aming 192nd hanggang 203rd na attendees sa Church Panginoon. Natasa sa aming Panginoon si Leslie, anak nila nila Sister Tess Lopez, Panginoon, na ingatan mo po siya, patuloy niyo po siyang pagpalain, na dalangin namin na kayo po ang patuloy niyo po i-reveal ang buhay niyo po, ang sarili niyo po, Panginoon, sa kanyang buhay. Inata sa amin si Chris Mendez, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang pagyakap mo sa kanya, Panginoon, patuloy niyo po kayong i-reveal niyo po ang sarili niyo sa kanya, at huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na hindi niya kayo makikilala, Panginoon. Dalangin namin si Nanay Zenny, Nanay Panginoon, ni Sister Eden. Dalangin namin na maraming salamat at nakita namin siya noong linggo. Dalangin po namin na mas madalas namin siyang makita kada linggo, pagpapala, at kanya po rin, Panginoon, na health, Panginoon, na ingatan niyo. Tinataas namin, Panginoon, ang Pagyo family, si Wihan, si King, Panginoon, si James, si Joanne. Dalangin namin, Panginoon, yung mga anak nila, Pastor Bert and Sister Elby, na patuloy niyo po silang pagpalain, ingatan sa kanilang trabaho, patuloy po silang lumago, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa inyo. Dalangin po namin ang patuloy niyo po rin pag-reveal ng sarili niyo po, Panginoon, sa magkakapatid na to at mag-asawa na to, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, si Jade, si Jasmine, si George, si Janelle, si Giselle, at saka si Reggie Bondoc, Panginoon, na nasa Texas ngayon. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang mag-ingat sa kanila, pagpalain niyo po ang negosyo nila, ingatan niyo po sila sa pagdadrive, at dalangin din po namin, Panginoon, ang isang mabuti at magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Maraming salamat po dahil ginagamit niyo po sila na mag-support, Panginoon, sa aming ministry dito sa LA, Panginoon. We pray, Lord God, for the LA campus, ang Filipino, English, Spanish, at dalawang Korean churches na nandito, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ang Church of the Nazarene. Sister Rachel, kindly lead us. Thank you. Okay, let's pray po. Lord, we're praying for our Church of the Nazarene, Lord, starting with the General Superintendents, Lord, si Busick, Crocker, Chambo, Sandberg, Daniel, Sarmiento, Lord. District Superintendent, Lord, si Mark Freeman,
Maraming salamat, Lord, dahil alam po namin na ginagamit niyo po si BS Mark Liman sa lahat po ng aming mga issues sa aming church, Lord, sa LA Campus, Lord. And continue to protect him, Lord, give him knowledge and wisdom, Lord, how to handle the district and po mga general superintendents namin, Lord, sa Church of the Nazarene. We're praying for our board members, Lord, starting with Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gertie, Rachel, and LV, Lord. Ganun din po sa aming pastoral staff, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Dave, and Pastor Ted, Lord. Maraming salamat po dahil you designated these people, Lord, to lead the church, Lord, and to guide us, Lord, sa yung mga buhay po namin, to teach, Lord, and to decide for our church, Lord, and continue to bless us, Lord, and give us the wisdom and knowledge, Lord, sa lahat po ng inyong pagagawa sa amin, yung mas makakabuti po sa amin, church, Lord, sa kung saan po kami mag-grow, Lord. And we're praying for other congregations, the English, Lord, we're praying for English congregation, Pastor Josue, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way, the Spanish, Pastor Juan, Dina Fajardo, Gladys Rosales, South Korean, Kye Soon Lee, Moon Hu Lee, North Korean, Jong Won Lee, Hae-suk Lee, Lord, and the MCB staff, Star, Curtis, Nick, and Dino, Lord. We're praying, Lord, sa gaya po ng aming prayer request lagi, Lord, na na magkaroon po ng unity sa LA Campus, Lord, and with other congregations, Lord. And we're praying then na lahat po ng with the other congregations is maramdaman din po nila yung growth na nararamdaman po ng LA Field. Nas, hindi po namin to sinasarili lamang yung mga prayers namin about growth, but we're praying for them that they will feel the growth as well, hindi lang po sa numbers, kundi sa leaders din po and the church members. The workers, Lord, and we're praying, Lord, na italaga nyo yung karapat dapat, Lord, sa Church of the Nazarene, even sa MCB, Lord, and you give them the path, yung mga tamang path, Lord, to lead the LA campus. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Thank you, Rachel, for complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns. Sister Josie, kindly lead us. Thank you. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Lord. Dadalangin po namin ang lahat ng may makaramdaman, Lord. Una po, si Claro Tiglao, biopsy negative, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na yung biopsy niya po na diyan, ininanais po niya na maging negative po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, Lord. At alam po namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang hihi po sa katawang lupa niya, Panginoon, upang ang makita sa kanyang biopsy ay maging maayos, Panginoon. Lord. At ganoon din po, patuloy na kagalingan ipagkakaloob sa kanya, Panginoon. Ganoon din po kay Baya Hayat, blood pressure, Panginoon. Mataas ang kanyang blood pressure, hindi maayos, Lord. So po, Panginoon, ang hindi po sa lupang katawan niya upang maging maayos po ang kanyang blood pressure, Panginoon. Dalangin po namin yung mga kinakain niyang food, Lord, maging maayos din po, yung mga iniinom po niyang medicine, maging maayos din po para sa kanyang blood pressure. Alam po namin sooner na magiging maayos po ito, Panginoon. Lord, ganun din po kay CJ, kay Pastor Rabe, at kay Faith, yung si po na death age. Lord, usong-uso po ngayon ito, Lord, dalangin po namin, Panginoon, bigyan mo po, Panginoon, ng kagalingan ng mga kapatiran namin na ito, Panginoon, ng mga workers namin, Lord, upang hindi mahalangan ang aming mga angkalang mga gawain sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po sila ng total healing, Panginoon, Lord. At alam po namin, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa kanila ito at bibigyan mo ng kalakasan ng katawan. Ganun din po ang kanilang spiritual na buhay, Panginoon. Lord, ganun din po kay Pastor Rabe na sprained yung ankle niya. Le, Lord, Lord, dalangin po namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon.
alisin mo po yung pananakit ng kanyang uncle at nang nakalakad po siya ng maayos. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakaloob mong kagaling ng kay Pastor Ray, Lord. Ganoon din po kay Salazar, uncle o Pastor Joshua, o Pastor Josue, Joshua Healing. Lord, kung anuman po, Panginoon, ang sakit na nakalagay po dito, Salazar po, na dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang maalam sa lahat. Alam mo po kung sino ito. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon. Ipuin mo po ang kanyang body, Lord, at patuloy na kagalingan ang humiling po namin. Alam po namin na ito ay pagkakalab mo, Lord. Ganun din po sa aming kapatid na si Maureen na anemia, Lord. Lord, dalangin po namin, Panginoon, hipuin mo rin po ang kanyang body at bigyan ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Lord. Tumaas po nawa yung kanyang bumababang dugo, Panginoon. Dalangin po namin na makuha po ito sa pagkain niya ng masusustansyang pagkain, Lord. At sa biyaya at tulong mo, siyempre, Panginoon. Lord, una sa lahat, Lord. Magtiwala po kami sa iyo, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay posible sa iyo. Lahat pagagalingin mo, Panginoon, sa biyaya at tulong mo. Ganun din po kay Jairus, complete healing for the stomach ache. Lord, pinsasalamatan na po namin ang gagawin mong kagalingan si Cyrus at hindi na po ito muling sasakit pa, Panginoon. At alam po namin at nagtitiwala kami ngayon pa lamang po, Panginoon, pinagaling mo na po siya. At salamat po kami dahil po birthday mo na po siya sa kanya para bukas. At lahat ng mga gagawin sa kanya exam, Lord, ay magiging maayos, Panginoon. In Jesus' mighty name, Jesus' mighty name. Ganun din po kay Red Garman, complete healing, Lord. Dalangin po namin ang aming natin DS po, si Greg Garman, Lord. Ang anumang po, Panginoon, yung dinaramdam niya, Lord, sa mga sandaling ito. Lord, ikaw po, Panginoon, ang aming Jehovah Rapha, Lord, our great healer, Lord. Bibigyan mo po siya ng kagaling mo, Panginoon. At hindi na po lalala yung kung anumang pong sakit iyon, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Ganun din po kay Patrick Noel, able to walk, joined to the church, Lord. Alam po namin, Panginoon, na marami kang pinagaling mga lumpo na nakalakad, Panginoon. At isa po ito sa mga hinihiling namin at inaasahan po namin, Panginoon. Dalangin po namin at ilagay mo po sa lahat ng mga pinag-pray po namin na mahal mo po sila at hindi mo po sila iniiwan, hindi mo po sila pinababayaan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Lord. Di mo kami iniiwan, di mo kami pinababayaan. Sa lahat-lahat, lalo na po pagka kami may mga karamdaman, Panginoon, nandiyan ka lagi na binabantayan mo kami, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, at maramdaman po nila ang kagalingan na ipagkakaloob mo sa kanila. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat, Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal. Hallelujah. Ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay tanging sa iyo lamang namin pinagkakaloob. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Tita Josie. For complete healing from cancer, Sister Janet, kindly lead us in prayer. Thank you. Yes, Lord, Father God, we just come to you. You're the God who opens the blind, who opens the blind man to be able to see and even the lame to walk. And even the dead come to life. God, there is nothing too difficult for you, God. And so, Father God, tonight we just want to lift up to you these brothers and sisters who are suffering from cancer and other medical concerns. We pray for Olan, Lord Pancreas, for Tess Uy, Ovarian, Marie-Chris Milera, Colon, Edna Labyrinto, Breast, Ricardo Madrid, Lungs, Elsa Raimundo, Lymph Node, Noah de Guzman, Bone, Ellie Herradura, Stomach, and for my friend Rachel, Lungs. God, our body belongs to you, and everything that we have is from you. And so, Father God, we just come to you tonight. We just surrender everything.
Lord, you are the great physician. And Lord, you know that there is nothing too hard for you. And so, Father, tonight, we just declare healing, victory, and deliverance from all the sickness of our brothers and sisters. Father, we thank you. And even right now, oh God, we know that these brothers and sisters have received healing from you, from their heart inside out, in their spirit, in their emotions, in every areas of their lives, not only in their physical. Lord, you have healed them. Lord, this is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Sister Janet. For personal supplication, si Jay, kindly lead us for special favor and request. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng mga blessings at pagkakasampo kami na nalangin po sa inyo, Lord. Lord, nilift up po namin ang mga sumusunod na special favor and request. Una po kay Tita Feb sa kanyang EKG, lab test, MRI, and cardiology. Lord, we pray na maging okay po lahat po ng mga results na mga test po na nititake po ni Tita Feb po. We're praying that everything will go well po and magiging smooth po lahat yung lahat po nung kanyang mga appointments po para po sa mga test po na ito. Sunod po kay Job sa kanyang job interview tomorrow. Lord, we pray for Job that he may answer every questions na tatanungin ng interview, Lord. And we all know that we all pray that you will be there with him as he go through that interview, and then we're claiming na matatanggap po siya sa kanyang ina-applyan po na trabaho po, Lord. Next po, pinipray po namin kay Ate Wedge po na makapag-start po ng work as up, Lord. Lord, we pray that matulungan niyo po si Ate Wedge po na makapag-start po sa kanyang trabaho po. And hindi niyo po siya po bayaan po, Lord, sa kanyang pag-work bilang isang nurse po. Next po is for all our kids to grow in the Lord. We thank Lord for these kids po, Lord, as they come to church, Lord, to get to know you more, Lord, and to deepen their relationship with you, Lord. We just thank you, Lord, for these kids that they would be the next generation of our church, and that may these kids be able to grow in the continuous in your knowledge, Lord, and may that they may be able to share about you, Lord, to other people na hindi pa po nakakilala po sa inyo. Next po is work training po kay Tita Jasmine. Lord, we pray that he would continue to guide Tita Jasmine po sa kanyang trabaho po, Lord, and that lahat po ng mga trainings mo na kailangan po niya gawin sa work, naway matulungan niyo po siya, Lord, and alam po namin na lahat po ng mga trainings po malalagpasan po ni Tita Jasmine po. Next po is Disney Crisis Renewal past the panel interview recommendation and approval for ordination kay Pastor Jeff. Lord, we just thank you for Pastor Jeff, Lord, for leading our church, and that for your continuous guidance po, Lord, as he lead our church. And we pray for that lahat po nung mga kahilingan po ni Pastor Jeff, that we're claiming it, and that alam po namin na mapapasa po niya lahat ng mga interviews and makukuha po niya lahat ng mga recommendations and approvals po, Lord. And alam po namin na lahat po ng ginagawa po niya ay para po sa inyo po, Lord. Next po is Project 2. We pray po, Lord, that we continue to serve you on, even though it's 2:00 in the afternoon, Lord, we're still successful, and that lahat po nandun po kami, patuloy pa rin po na sumasamba po sa inyo, Lord, na way maging safe pa rin po, Lord, and maging okay pa rin po sa mga tao pa po, makapunta pa po mga tao po, Lord, na gusto pa pong makilala kayo, Lord, and specifically po mga Pinay po, Lord, na gusto pa pong pumunta po sa church po. Amen. Next po is weddings po kay Tito Dennis and Tita Ma and kay Tita Shane and Tita Almir. Lord, we pray that
for their future weddings po, Lord, naway matulungan niyo po sila at magabayan niyo po sila, Lord, na someday po, Lord, in your perfect timing po, Lord, magkakaroon po sila ng sariling wedding, and that it will be unforgettable po, Lord, and that may their relationship may you be the center of their relationship po, Lord. We all know na hindi po to mangyayari agad, but we all know in your perfect time mangyayari at mangyayari po lahat ng mga kahilingan po nila na magkaroon po ng wedding. Next po is kay Ate Mavi and kay Angelica Nano sa kanilang pregnancy, Lord. Lord, we pray that you continue to protect them, Lord, and keep us and keep them safe from any harm and danger po, Lord, as they are pregnant po, Lord, and we continuously pray for that the day that they will give birth, that they will have a safe delivery po, Lord. Continue to bless them, Lord, and protect them, Lord, sa lahat po ng sakit po, Lord. Next po is kay Joshua po, sa documents, places to say and to find work. Lord, we thank you for him. Thank you for him serving has he continuously served our church po, Lord. And that naway lahat po ng mga documents makuha po niya, Lord, and that maging smooth po lahat ng as he goes through all the requirements and all through the interviews po, Lord, naway where we all know that makukuha po niya yun, Lord, and naway patuloy niyo pa rin po siya gabayan po, Lord. And next po is kay Lauren, Ivan Delazar, and kay Job to be more socially adjusted. Lord, we pray that for them that naway maging we pray that they would continue to be the person that they always want to be, that the good person in them, and that they'll be able to communicate with other people well, and may all their fears and communication be gone po, Lord. And last po kay Marie Pagyo, as USCIS filing and approval of nurse application, Lord, we pray for her approvals and the USCIS filings, and that everything will all go well po, Lord, and makuha po niya lahat mga kailangan pong mga paperworks and approvals po, Lord, para po makatulong din po sa kanilang family po. And also pray for all special favor requests po sa lahat po, for everyone po, Lord. Alam po niyo, Lord, yung mga kahilingan po sa aming mga puso po, Lord. And hindi, alam po namin hindi po mangyayari po na yun, but on your perfect timing po, Lord, mangyayari po, Lord. Thank you, Lord, for continuous guidance po sa aming mga buhay. This is praying in Jesus' name. Amen. Thank you, CJ, for connecting events, evangelism, discipleship, missions. Our prayer leader will be Allison. Allison? Lord, salamat po sa gabing ito. We pray for our connecting events, Lord God, na ipagpatuloy niyo po ang inyong gabay, Lord God. May your Holy Spirit speak to us, Lord God. Guide us in everything that we will be doing as we act to glorify you in your name, Lord God. We pray, Lord God, sa board annual planning on Friday, sa 30th, Lord God, sa 10th. And we pray for the guest preacher on the pastor's day. Pastor Sunday. And we pray, Lord God, for our pastor's appreciation day. We pray for the local license renewal for lay pastors, for PB, PR, and PQ. We pray for venue ocular for Spring Family Camp. We pray for the dedication day of Idric Gomez. We pray for the dedication and birthday of Nathan Madrid. And we pray for the Thanksgiving Fellowship. We also pray for Workers' Appreciation Day, Winter Youth Overnight, Youth Christmas Party. And we pray for the Church Christmas Fellowship and for the NYE Fellowship. We pray, Lord God, that overall you will guide us, Lord God, that you will allow us to open our hearts and our minds
for you, Lord God, to enter us. And kayo po ang magturo sa amin kung ano po ang dapat namin gawin, kung ano po yung nararapat, Lord God, para dito sa mga fellowship events, in mga naplano na po, Lord God. And everything will be according to your plan. Ikaw ang bida, Lord God, that may we decrease and you increase, Lord Jesus. We pray for the safety, and we rebuke anything that the enemy might want or plan to hinder, Lord God. And we pray, Lord God, your continuous guidance. May you bring us guardians of angels and warriors of angels, Lord God, that will be guiding us, Lord God, as we progress through these events. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Sister Allison. For our popcorn prayer, others' applications, anyone can start to pray. Hallelujah, Lord God, we remember Edder and Angeli and Adric in our prayers, Lord God. We thank you, Lord, sa patuloy nilang paglago bilang pamilya, sa kanilang personal relationship sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo yung pamilya na to. Ibigay niyo po yung desire ng puso nila. Gabayan niyo po sila, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa kanilang as they go through the challenges, Panginoon, ng pagiging bagong Kristiyano. At the same time, Panginoon, basbasan niyo po, Panginoon, ang kanilang pamilya, ang kanilang pagsasama. Dalangin namin po ito in Jesus' name. Amen. Father, we pray for your people. Lord, as your church is growing big, Lord, we pray that you will bless each and every one, oh God, to be able to participate what you are doing, oh God, in your kingdom. Lord, we pray that you will bless the finances of the church. May you just bless those who are looking for jobs, those who need promotion. We lift them up to you, Lord. And Lord, for every family represented, we pray that there will be abundance and supernatural provision that would come upon your people. Father, we pray for your supernatural strength to just come upon each and everyone, for us to be able, oh God, to do the mandate that you want us, oh God, to perform and accomplish in our time and in our season, that we may be able, oh God, to make a difference in our generation. Father, we pray that you will just protect each and everyone, oh God. We pray for our children. We pray for our kids. We pray for our leaders and for our pastors. Lord, we pray that you will just bless each and every one, oh God. We pray for your covering, the mighty name of Jesus, to just cover each and every one of us, oh God, with your most holy power. And Father, we just continue to declare your words over our lives, that surely it's for sure that goodness and mercy will follow us, each and every one of us. Follow us all the days of our lives, and we will dwell in your house forever. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Panginoon, tinataas namin sa inyo si Joshua, Panginoon. Ingatan niyo po siya. We pray, Lord God, na mag-provide po kayo ng bahay sa kanya as soon as possible. Lumabas po yung kanyang green card as soon as possible. At magka-work din po siya agad, Panginoon. Gabayan niyo po siya, ingatan niyo po siya, Panginoon. At mag-provide po kayo sa kanya sa kanyang pang-araw-araw na pangailangan. We also remember in prayer, Lord God, yung stomach pain, Panginoon, kay Brother Jairus. Patuloy niyo po siyang pagalingin, Panginoon. Pa-birthday niyo na sa kanya bukas, Lord God. Mawala po yung pain at maging negative lahat ng mga test niya, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Lord Jesus, we lift up to you, Lord, Isis, Lord, we ask for your healing hands to be upon her as she is suffering from severe depression. Right now, Lord, currently in a hospital, Lord,
Comfort her, Lord Jesus. Make her feel your love, your presence, Lord. And I hug her, Lord. Embrace her while she is in the hospital. And we pray, Lord, for Tita May and Wendy, Lord. And give them comfort, Lord, as a family, Lord, that they may overcome this trial, Lord. Deliver Isis, Lord Jesus, from this depression, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We rebuke, Lord God, the spirit of depression, Panginoon, kay Isis, Panginoon. We pray na sa mga oras na ito, ipuin niyo siya, Panginoon, at tanggalin niyo, Panginoon, ang gawa ng kaaway, Panginoon, at you heal her, not only her, Lord God, but the entire family, Lord God, spiritual healing for them, Lord God, for you to be known, Panginoon, sa buhay nila, na kayo ang Panginoon, dalangin namin na kayo ang unahin at kayo ang itaas at itanghal, Panginoon, na kanilang pamilya. Comfort and peace, Panginoon, para kay Sister Wendy and kay sa kanyang lola, Panginoon. We pray na makalabas po agad si Isis, Panginoon. We claim this in Jesus' name. Amen. Praise God, yeah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming dinulog sa inyo, Panginoon. Alam namin na ang lahat na ito ay inyo nang binigyan ng kasagutan. And as we close, oh God, we as well remember Jerusalem, Lord God, as you have said in your word, pray for the peace of Jerusalem. Lord, we choose tonight to bless your people and let your peace, oh God, be upon them, and that they may come to know you as the true Messiah, our Lord Jesus Christ. Lord, as we retire tonight, give us your blessing to each and every one that we represent. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of the Father and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. 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 Maraming salamat po. Okay, buksan na ang bintana at may nangangaroling na. Pastor. Po. Meron ako itatanong. Mm. Bakit nawala ang mga mukha ng lahat? Ayun na po, lumabas na po ang mga faces. Okay. All right. Sino pa? Hintayin natin yung iba na magbukas ng kanilang bintana. Okay. Let's take a picture. Okay. 1, 2, 3, and smile. There you go. Don't forget. Friday D-Clusters. Pagkatapos, Saturday, mas earlier yata, no? Ang practice ng worship team. And then, Sunday, project to tayo. At patuloy na namnamin ang pagpapala ng Diyos sa atin bilang simbahan. Alright? God bless you guys. Happy birthday, Tita Lenlen. Yeah. Jairus, happy birthday. Bye-bye. Happy birthday. Bye. Happy birthday sa lahat ng mga may birthday. Yeah, chibugan tayo sa Biyernes at sa Linggo. Wow, Derek, lumabas sa camera. Good night, Mark. Good night. Good night, Kuya Noel. Good night. Good night, Anaya. Good night. Sweet dreams. Bye. Ito si Nologine.